10 toneladang mga pagkain ang itinatapon mula sa mga fast food chains. Kabilang na dito ang mga pastries chains at mga donut chain outlets. Ito ay sa dahilang ang bawat pagkain ay may takdang oras lamang para kainin o tinatawag na holding time. Ang holding time ay yung nalalabing oras sa mga pagkain bago pa ito mapanis o masira. Kung kaya't ito'y ibinebenta sa presyong depende na sa tindahan. Buy one, take one o 50% discount bago umabot sa kanilang closing time. As a manager, pag marami kang wastages, foul sa'yo yun, pangit na ano yun, record. Ibig sabihin, mas marami kang tinatapon na produkto kaysa dun sa inaano, kaysa dun sa naibibenta mo. Sa fast food kasi may maraming product na may i-dispose mo talaga, tulad ng mga patties, chicken, especially kung may mga specialties ka ng mga talagang ang holding time lang niya o time span lang niya is itatagal lang talaga niya after a cook. Doon ka na magkakaroon ng problema eh, kasi meron na siyang 2 hours na lang kasi hindi na pwedeng ihanda uli yung kinabukasan. Lalo na pag sa mall, may holding time kami dyan. Ang mostly na may mga holding time dyan, yung mga tiyatawag namin na ano, yung mga meat, tulad mga burgers, mga ganyan, mga chicken. Yeah, may mga holding time yun ng mga 4 hours lang. Donut, magandang pasalubong, walang pinipili. Bata man o matanda, patok sa panlasa ng Pinoy. Sa mga malls o sa mga lansangan, saan ka man pumunta, madaling makita ang nagkalat na colorful donut outlets. Garantisado, malinis at bago ang kanilang mga donuts. Kung sa mga lehitimong tindahan o outlet mo bibilhin ang mga sariwang donuts na ito. Ang tanong, alam kaya ng mga kilalang donut manufacturers na ang kanilang mga malinamnam, matatamis at makukulay na donut na inaamag na at nalulusaw na yung cream sa ibabaw, inilalako sa mga depressed areas? Donut! Ito ang nagtulak sa bitag kung bakit kami nagka-interes. Dahil sa isang tip, mga donut na nag-uumpisa ng masira at hindi nakikitang inaamag na, patagong ibinebenta na nang gagaling sa mga donut factories. Kami inibigay namin about peraso ng 250. Ang bala na kami nang binita kung magkaya patin namin. Pinipili namin yung malambot. Bakit mo? Kasi natin kasi may lalo na yung panatawag na mayroong babaryan, mayroong saka yung buo, ang sabi ng buo. Ay buo kasi kinakalasal namin, kinakalasal nila yun. Kapag may lalagay kang kaming tray, nalagay nila doon. Makikita sa isang sakong ito, naglalaman ng mga paborito niyong makukulay na donuts. Sama-sama, patong-patong. Pinapagpagpagpag at inaamoy-amoy pa ng aling ito bago niya ilagay sa plastic tray upang piliin. Pagmasdan, halos durog-durog na at natutunaw na ang mga cream sa ibabaw. At kapag napili na ang mga pinagpag na donut na posibleng inaamag na, diretso sa kanyang basket upang ilako sa lugar na kung saan hindi na ito napapansin dahil karamihan ng mga bumibili ay mga magulang na ipinapakain sa kanilang mga paslit. Donut! Pasa ka, donut! Sa ginawang pagsilip ng bitag sa mga malls, partikular ang mga bake shop chains, kapansin-pansin ang kanilang freshly baked na mga tinapay sa halip na lumagpas na ito sa takdang oras bago masira. Mas minabuti nilang ibenta sa mga mamimili sa mababang presyo kesa itapon bago umabot sa closing time ng kanilang tindahan. Ba't ba kayo nag-50%? Ba't ba kayo nag-50%? Kasi po, kailangan po namin parang maubos po lang. Kasi po namin sila.
Tulad ng mga donut outlets, ibinabalik ang mga natitirang donuts sa kanilang factory na lagpas na sa takdang oras at hindi na pwedeng ibenta. Hindi ka naging 50%. Bakit? Pero saan ba na ano pag narin may natirang mga donuts? Binabalik po namin sa kitchen. Sa job ko yung ano na yun eh, yun po, kinabukasan, bago na po. Kinukuha po yung ano na dinilibra. Natatapon na rin? Siguro, kasi yung binabenta mo, matitigas na. Ang ginagawa nila dito, kinatapon na nila. Ay, hindi rin alam po. Ang alam namin, binibigyan din silang orphanage. Sa? Sa orphanage binibigay? Binibigay yung mga... Pagdating po sa planta namin, kina-crush out na po ng mga utility doon, yung mga donut. Kamay lang po yung ginagamit nila, pandurog doon sa mga donut. Tapos ilalagay nila yun sa sako. Ihintayin yung bibili ng crush out na donut, yung mga fish pan, yung papakain daw yun sa mga isda. Kung pagbabasihan ang sinabi nitong empleyado ng kilalang donut chains na si Roland, yung dapat na ipinapakain sa mga isda sa fish pond, bakit napadpad sa may Las Piñas ang kanilang donuts sa loob ng sako? Hinihiwa-hiwalay para ibenta pa. Yung para sa mga hayop ay para sa tao na rin. Ano mang bagay na dapat itinatapo na, kung sa iba nating kababayan ay po pwede pa. Dito, nagmumula ang problema dahil may nagsasamantala at may pinagsasamantalahan ng lingid sa kanilang kaalaman. May nagpapabaya sa pinanggalingan ito. Subalit, hanggat merong tumatangkilik dahil sa ganitong paraan lamang natitikman ang mga pobre ating kababayan, mga pagkaing donuts na kanilang napapanood lamang sa telebisyon, nag-iiwan na lang ng babala ang bitag. Nasa kanila na ang pag-iingat. Bigyan po natin ng babala itong mga kababayan nating kumakain ng mga luma ng mga donuts, ano po, yung mga ganyang pagkain. Kasi po, maaari po silang magkaroon ng food poisoning. Nakakakuha ng lason mula na sa pagkain na mga matagal na sira. Maaari po silang magkaroon ng diarrhea, pananamit mention, pagsusuka. At kung hindi po ito naagapan, pinakamalala na yung pagkamatay. Sa mga tinapay po, ang kadalasan na nandyan na dumidikit dyan ay yung pong mga bowls. Kasi gusto nila yung mga tinapay. Meron din po tayong mga klase ng bowls na nakapagbibigay din po ng lason. Pagkaroon na humatagal, na-expect po natin na yung donut na yon, kung sino-sino na yung humawak, saan-saan na nailagay, nakukontaminado na po siya din ng iba pang mga bakterya. Hindi natin alam kung malinis yung pinaglagyan na. Iyak naman siguro natin na total na